So welcome back. You're still here on NAPALM, your new old Pinoy alternative music program with our featured artist of the week, KALYEJUAN43. Siguro let's call in yung mga hindi pa na ano sa ano na kikita sa screen ano. Si RX, nandiyan ba si RX and si Sige. Yan. Okay. RX, yan sige. RX, kwentuhan mo kami ano yung pinaka-memorable performance para sa'yo ng KALYEJUAN43? Para sa akin, yung unang gig ho namin dito sa meron ho kasing isang Pinoy community ho dito. In-invite ho nila kami dun sa isang event na yun. At halos wala na ho kami time nun eh. So parang biglaan lang ho talaga. So ayun na... Nakapag-practice naman ho kami ng mga ilang linggo rin. Tapos lahat tumugtog kami doon. At doon na ho kasi nagsimula ang lahat eh. Doon kami nakakilala dito sa Portland, Oregon. Okay, okay. So isa ho yun sa pinaka-memorable na nangyari ho sa banda namin. Kailan to? Mga around kailan to? Last year. Last year po. Opo. Okay, let's call in Reggie. Yan. Yun. Yun. Sige. Reggie, sige, common sa banda, normally, hindi may iwasan yan eh. Minsan may, hindi may disagreements or minsan may gusto yung isa na hindi tama doon sa isa. So, how do you deal with that? Parang, hindi naman siguro away, ano? Pero may disagreements. Iba-iba tayong influences, iba-iba tayong gusto. So, paano nyo minamanage yun between band members ng KALYEJUAN43? Yung mga ganyang nagkaroon kami ng ganyan, we try it, sinusubukan namin yung kunwari, let's try this riff or let's try this drum roll, susubukan namin ngayon kung kaya mararamdaman naman namin eh, hindi nagko-connect, so pag ganun, magbabalik na lang kami, just kasi minsan, actually, ginajam na lang namin yung isang kanta eh. Then, it's just, the next week, iba na naman tugtog namin. We don't have a, what do you call that? Hindi naman kami kasi yan eh, mga technical players eh. We just jam it, you know? Kung anong ma-record namin, that's it, man. Ganun lang kami. So, enjoy lang, enjoy. Enjoy lang kami. So, may mga ganyang sitwasyon. Pero we try it, tapos we just joke about it. See, hindi naman bagay, di ba? So, parang badi sa atin. Ganun lang. So, yeah, parang trying hard pag ginawa namin. Magandang approach din yun. Magandang approach. Kasi yeah. when you try to, kasi siyempre, what we hear doon sa mga sikat na banda are songs na kumbaga na-plan siya na sa studio, no? Yeah. But when you hear them live, when you... try to see, for example, like Nirvana, di ba? When you see old videos of Nirvana, maraming version sila ng Smells Like Teen Spirit. Yeah. So ibig sabihin, even sila, ganun din eh. They just enjoy the music. They just enjoy walang exact pattern. Baka mag-evolve pa yung mga two songs na ginawa namin. Baka mag-evolve pa, who knows, di ba? Basta lagi lang namin dinadyam. Yes. So, let's hear more music from KALYEJUAN43. The third song is entitled Dreaming. All along, or in my dream, I'm dreaming.
your love, dear, I breathe. Make me feel alive, I'll never be the same again. Wanted for so long, I want you for so long, I want you for so long. What you came here for, I want you for so long. Can't believe my mind that I'm not alone. I want you for so long, my heart can go wrong. I want you all along, or am I dreaming? I'm dreaming. Ever since you came into my life, I can't explain. You walked into my world, forever changed my atmosphere. You drove out all my fears. It is your love, the air I breathe. You made me feel alive. Let's call in Marvin. Yes, sir. Still here. Yes. Yes. Marvin, ano kwento dito sa third song? Dreaming is about dreaming na ano, pinapangarap niya na mangyari na about him and this girl na parang pangarap lang na hindi niya ma-explain na nangyayari na pala in real life. Tapos kasi parang pinapakahintay lang niya noon before na mangyari yung ganung pagkakataon na, you know, dumating siya sa buhay niya. And then, you know, ever since you came into my life, I can't explain. Parang na-rearrange yung buhay niya dahil doon sa babae. Mukhang marami-raming love song na nakasulat mo sa wife mo. Marami-rami nga. Oo. Tama kayo dyan. Pogi point ka na dito ah. Kota ka na sa point. Oo. Oh, tama. Pampogi. Oh. Yeah. Sige. Let's call in Prince.
Yeah, Prince, sa mga kanta ng KALYEJUAN43 na mga nasulat niyo na together with the other guys, tingin niyo saan kayo kilala? Anong song, ano, pagka narinig tong ano, kanta na to ng ibang tao, ang maiisip nila si KALYEJUAN43. Anong kanta itong ano, naisip mo? Yung kantang original namin? Hmm. Alin sa mga kantang yun yung medyo kilalang kilala kayo? Or ma-identify kayo as KALYEJUAN43 pag narinig nila yung kantang yun? Siguro yung ano, yung Para Lang Sa'yo. Hmm. Kasi yun, okay, yung, okay, yun yung first song na nirelease namin, like officially to the public. Tapos parang maganda yung mga feedback ng mga friends, mga family. Maganda naman yung feedback. So siguro yun yung song. Pero pinaka gusto ko talagang kanta namin yung ano, yung Dreamin. Parang pang chill. Tsaka parang suwabe yung boses ni B-Boy dun eh. Okay. Tama. Ano yun? Okay. Parang si B-Boy kasi parang ano siya eh. Wala, di ko na. Bagay, ibig sabihin bagay. Bagay, yun. Bagay, yes. Okay, Charlie. So let me call si RX, si Mapagmahal. Yun. Yun. Okay. So RX, kanina tinanong namin yung ano, yung most memorable ng banda in terms of performance. Ngayon naman, on the other side naman, ano ang most challenging experience nyo as a band? Para ho sa akin, yung mga schedule ho namin. Yun yung pinakahirap na hirap ho talaga kami. Kasi lalo na ho sa trabaho namin, yan, yung iba nagtatrabaho ng panggabi, yung iba pang umaga, yung iba pang hapon. Yan, si Marvin dati, meron siyang trabahong pang weekend ho. Mm-hmm. Tapos pamilya pa, bagong panganak yung mga asawa. Yung asawa ko buntis. Kaya sa schedule ho talaga kami nagkakatalo. Mm-hmm. Okay. Okay. So, but I mean, anyway, I think, you know, for our viewers to understand more of and appreciate KALYEJUAN43, let us call in their fourth song entitled Kind of Love. We are meant to be together from the start. I believe that we'll never ever be apart. As the day goes by, clouds about and sunset comes. We are going through the winds of change. I never felt this kind. Never ending change of time. Yet we got this far. Will we make it through the test of time? Let my passion light fire in your heart and the flame. This kind of love sets us on the place. Everything just falls right into place. My love for you will never be replaced until the end of days. We are meant to be together from the start. We believe that we'll never ever be apart. Now the sun has come, no more clouds but brighter days. We are going through the winds of change.
got this far. Call in Marvin. Mm-hmm. Reporting, sir. Yes. Kind of Love. Anong kwento behind? Kind of Love, hanggang sa huli. Hanggang sa huli yung pagmamahal. At may mga ups and downs sa relationship. Mapapansin mo sa lyrics nun na ano, may winds of change na ano, pagbabago. Pero hindi natitinag na ano yung pag-ibig is ano yung passion ano parang apoy na mag-iignite dun sa pag-ibig na yan. So that's it. Yung, that's yung, the kind of love. Yeah. Meron na ba kayong album? Ayan. Nag-create kayo ng album? We are in the middle of creating the album, ano, isa-isa namin nire-record yung mga originals namin. So, nire-release namin, ano, single by single, and then, magkasamahin nyo na lang. Yes. Once na umabot kami, maybe 10 or 12 songs, we'll put it all together. Parang naisip ko, ano eh, ang title nun is Love Letter to My Wife, yung title ng album. Pwede, pwede, di ba? Pwede, pwede. Tama. Yeah, we have a listener here. Thing, Maganda Dato. Favorite song daw niya yun. Kind of Love. Asawa niya, no? Ni parang Prince. Ni Prince. Yun. Okay, okay. Ayos. Sige. Let's call in B-Boy. Yan. B-Boy, sobrang sabi yung vocals ko dito, ah. Yeah, so, ginaguide ako ni Marvin the, before we record the song. So, pinaano niya sa akin. So, yeah. So, yan. Ikaw may kasalanan, Marvin. Pero malupit yan si B-Boy.
Hindi nyo lang alam. Hindi nyo pa ganong nakikita yung talento niyan. I believe that, guys. He's really good. Nabanggit niya kasi kanina eh. Parang sabi ko, ayan, kamikaze, ganyan, Linkin Park. Sabi ko, kaya lang sabi ko, mukhang dito, kailangan mo na iswabi ni Buboy, Biboy yung ano niya, yung vocals niya. Swabi muna, swabi. Biboy, nabanggit natin kanina, nababanggit almost most of the band members, yung problema niyo in terms of schedule. So, I'm sure until now, talagang struggle pa rin yun sa oras. So, how do you deal with balancing work, family, and your music? Paano niyo ginagawa yun? So, start natin yung sa akin. Ako kasi, before, hindi pa ma-accept ni Commander yung... dati kasi... Gusto ko, I told her na, oh, gusto kong bumalik sa banda, gusto kong magbanda. Because me and Marvin, we've been friends for a long time. Sinasabi ko sa kanya noon na, you know, being banda tayo. And then, when my wife came in here, tinabi ko sa kanya yun, you know, hindi siya nag-agree sa akin, ayaw pa niya. So before, nung pumasok ako sa band nila, medyo struggle pa ako sa schedule kasi nga hindi ako pinapayagan or you know plus nagkaroon pa ang dalawa na yung anak kids. Ko yeah just recently seven months ako so doon nag-struggle talaga kami sa schedule kasi hindi ako available noon pero nung pinag-usapan namin na oh magse-set ako ng at least isang oras for like 3 to 5 hours para sa band that this day tapos you know this day tayong pamilya lang. Doon nag-agree kami. So ayun, sa akin ako nag-workout na yun sa akin. So sa kanila nung you know, sinabi ko yung idea. Parang ganun din yung ginagawa nila. Pag good chat muna kami tapos meron kaming one day talaga na set. Ayun. So right now nag-workout na yung schedule namin. May mga times na sumusobra kami sa hours kaya napapalo kami sa puwet pero beside that okay naman before pero talaga tingin, struggle pero tingin ko si Marvin hindi napapalo to eh kasi ano mo yun sabi niya para sa iyo tong ginagawa ko eh tingin yung kanto napapalo din ano lang nagbibigay lang ng mga mga rosas suhol ganun yeah pa ano kami pa good shot and stuff so ano bang gusto mong bag? Ano bang gusto mong sapatos? Nakalista na yan. Shopping yun eh. Nakalista na. Oh. So, yeah, sige. Tawagin natin yung ibang band members. RX. Yan, Reggie. Okay, sige. Okay, marami tayong listeners din na bata, no? Na nag-start pa lang, gustong gumawa ng sariling kanta, gustong gumawa ng compositions, gusto mag-aral ng gitara, mag-aral ng bass, mag-aral ng drums. Ngayon, as someone na nandito na, may banda na, nakagawa na ng music, anong may advice niyo sa mga listeners natin na mag-start pa lang or mag-start pa lang mag-buo ng banda, mag-aral ng gitara, mag-aral kumanta? Ayun, sige. Let's start with si ano muna? Si Marvin. Oh, yes. So, ang may advice ko lang sa mga nagsisimula na mga musicians, basta tuloy-tuloy nyo lang, practice lang kayo ng maigi at kung may mga songs kayo na original na compose nyo, i-release nyo lang. Tulad nga ng sinasabi ng mentor namin si Paco Aris Pacochaga na sabi niya na i-release lang yung mga songs kahit sa tingin niyo na hindi gano'ng maganda yung song na yun, i-release nyo lang kasi you never know. Kasi ang sabi nga niya yung mga tinatawag na garbage songs which is yung mga songs na sa tingin niyo na hindi naman talaga okay. Pero pag i-release nyo, you never know who's gonna like it. Tapos, you know,
pag nirelease nyo na, may gusto pala yung katang yun. You know? Tapos yun pala yung mag-hit. So, you never know. Just keep on recording and keep on practicing. Basta tuloy-tuloy lang. Huwag kayong mahina ng loob kung may mga mas magagaling na banda sa inyo or anything. Don't worry about it. Ang intindi nyo lang kayo. You know? Okay. Let's be clear. This is the same Paco as Paco Chaga na drummer ng Intro Boys. Intro yes. Boys. Yes. Okay. Idol ko yan. Idol ko yan. Sige. Sa mga millennials na nakikinig, Paco is a drummer ng Intro Boys, a band that existed around the 90s. So, kasabay yun sa mga Eraserheads, mga ganyan. So, they're in a different medyo genre. Medyo siguro mga nasa, paano ba i-classify? May ballad, power ballad, something alternative ballad. Kaya. Yeah. So, pero yun, you can look it up. Maganda rin yung mga songs. New wave din. Mahilig sila sa new wave din. Next, we have the, sige, si B-Boy naman. Anong masasabi mo sa mga, basta start pa lang sa music? Inubos mo na lahat, papi. Pero sa akin, para sa akin, commitment. Commitment sa banda. Ayan. Kailangan mo ng commitment sa banda kasi kung puro ano ka lang, enjoy ka lang, sometimes hindi mag-work yon. So, you know, you need commitment sa banda na gusto nyong mag-progress yung banda nyo, gusto nyong umusad, mag-commit ka ron. Hindi pwede yung bara-bara ka lang na basta papasok ka lang, tapos kakanta ka lang, and then get out. Hindi pwede yun. Hindi mag-work out. Yeah. I did it before nung nasa Pilipinas pa ako. Hindi nag-work out. So. Yeah. Sige. Ay, magbibigay pa sana ako. Kaya lang, baka maubos sa kanila eh. So, isa-isa lang. Yeah. Sa'yo, Reggie. Oh, sa akin, ano, sa mga nag-i-start. Kasi actually, kami, nag-i-start lang din kami. What, 2019? Basta enjoy lang, you know. Kung sa tingin nyo may sinabi isang tao or sino man nag-bash or may sabi, di naman kayo magaling, huwag nyong pansinin yun. Diretso lang. Basta masaya kayo. Tugtog lang kayo. Pag masaya kayo, kung gusto nyo yung ginagawa nyo, panalo na. Yun lang. Yun lang sa akin. Yeah. Yeah. Okay, RX? Sa akin, parang yun nga, parang tuloy-tuloy lang. Huwag kayong matakot madapa. Diba? So, kasi doon nagsisimula yan eh. Pag may mga nagbabash nga sa inyo, doon kayo lalong gumagaling eh. Tsaka respeto sa isa't isa, sa mga banda, kasi yun yung, para sa akin, yun yung pinaka-key eh. Kasi doon lumalabas yung, kapag nire-respeto mo yung isa't isa, doon lumalabas yung teamwork nyo, kung paano kayo makakabuo ng mga magagandang kanta. Yun yung sa akin. Teamwork. Respeto sa isa't isa. Yeah. And then lastly, we have Prince. Ako para sa akin, ano, basta enjoy mo lang. Huwag mong pilitin yung skills mo na mag-improve within, you know, parang mabilis mag-improve yung skills mo. It takes time. Kahit ako nung una akong nag-drums, parang ano lang, hindi ako marunong mag-rolling, ganyan. Kasi pag pinipilit mo, lalong magmumukhang ano, pangit. Pag yung pangit yung tumo. So enjoy, be patient, yun.